Sana bigyan lang tayo ng superior dito. Yan na, wala talaga pre. Wala talaga! What's up mga boards? Nandito na naman si Tito Jamskee ninyo para mag-update ng mga nilalaro natin na mga games. So, as you're aware, na-release na ang MIR M globally noong January 31st of this year. Siyempre, i-introan na naman natin yan. Pero tingnan natin, no? Kasi ito ang isa sa mga anticipated games ko talaga. Sequel na po ito ng MIR 4, yung dati natin na nilalaro na game. Kung maalala ninyo, siguro mga 1 year na din tayo doon naglaro with, of course, the Frost Wolf clan. And kung maalala nyo din, matindi ang labanan, ang gera natin doon. Until, well, we have to make a choice kasi nga dumami na ang kalaban talaga at hindi na kinaya ng firepower ng ating Frost Wolf clan. And ang iba kasi sa amin din, nag-grind na rin in real life. As the pandemic was also fading away, going back to normal na, medyo dumami na yung, or nabawasan na pala yung oras sa paglalaro talaga. Siyempre, life goes on, and so is gaming. Diba? At andito na naman tayo ulit mga kaibigan, mga boards, sa MIR M. Kung mapapansin ninyo, no, itong game na to, hindi na siya gaya ng MIR 4. Yung view niya, isometric na. And compared sa MIR 4 na 360 degrees view talaga, ang gameplay nito ay kagaya ng Diablo Immortal. Kung maalala ninyo, na live stream din natin ito, and we have, I think, several or a few videos here in our YouTube channel with the game Diablo Immortal. Also, mga boards, totoo ang balita na kailangan mo munang magbayad bago makapag-mine ng darksteel dito. So ito ang kailangan yung bilhin. So nung nabili ko siya, it was around 545 pesos. Of course, you have to consider the foreign exchange of dollar to peso. At ayan, happy mining na ng darksteel. Mas mabagal ang pag-mine ng darksteel dito, mga boards. RNG ang pag-mina ng darksteel. Ibig kong sabihin, hindi ka makaka-obtain ng darksteel per palo sa node. Again, chances ang pag-obtain ng darksteel sa pag-mina, lalo na kung mababa din ang mining level mo. So this goes as well with the other life skills, which is gathering and fishing, which means you will have to give time for these life skills to level up. Isa sa mga napansin ko rin dito yung distribution of stats by the mandala system. Hindi ko pa siya masyadong nagamay, no, or nagigets. Pero ang napansin ko dito, para din siyang choose your own path, kung saan yung path mo, ito yung mga spots or stats. And kailangan mo siyang isipin na kung ano yung mga importante or basic talaga na kailangan mo early on pa lang sa game. And kailangan mo rin siyang spin para mag-connect ang 3 circles dito sa napili mo na mga stats. So yun yung path niya. Pero be cautious sa pag-enhance ng mga spots or stats, kasi po may chance na mag-fail ang pag-enhance ng mandala stats. So makikita nyo din naman dyan sa baba kung ilan yung success chance percentage. So nandito din sa mandala ang stats para pabilis ang pagmina ng darksteel and para tumaas ang success chance para maka-obtain per palo nito while mining. This goes as well with the other two life skills, again with gathering and fishing.
Anyways, lahat naman nandito sa stats or spots dito sa Mandala ay need din naman natin in the long run, no? So we will need to enhance them all. Pero endgame na yan. Also, yung iba na naghihingi ng tips kung paano lagpasan yung level 27 curse, no? So yung iba na stuck kasi sa level 27. Kung saan nag-stop din ang progress ng main quest. So ang ginawa ko para mag-level up, nag-craft ako ng mga entries sa Yo-Yo Crafting Station, which is the current event right now in MIR M. And ginawa ko siyang, or nag-craft ako ng mga entries sa first floor ng Sealed Tower. And if I'm correct, ito na ang parang magic square nila dito, kung saan mas mataas ang XP ng Sealed Tower compared sa normal fields. And take note, may recommended power score or PS po sila and time limit dito sa Sealed Tower. Click nyo lang yung realm. Yan. And of course, guys, sa mga nagtatanong para sa quest na most required ore kung saan kailangan mo mag-mine at medyo matagal na at nagmamine ka pa rin at hindi pa rin siya natatapos, kailangan mo pong bumalik doon sa pinaka basic map or first map. Kung makikita nyo dito sa ating video, dyan ko po na-complete ang most required ore na quest kung saan kailangan mo yung purification stone plus 1 para sa enhancement. So I'll show you as well the second dungeon. So mga hindi pa naka-experience ng second dungeon, no? This is a 5-man dungeon pa rin, and you can recruit party members from your friends, clan, or sa all chat lang. Also pala guys, sa dungeon nila dito, sa 5-man dungeon, bawal kang mag-AFK. Kasi kapag na-deads ang isa mong kasama or ikaw, mababawasan ng time limit sa boss fight. So also, ang dungeon dito or ang dungeon entry dito ay nababawasan regardless kung successful man or fail ang raid ninyo, unlike sa MIR 4. So yan guys, I think that's it for today, and maraming salamat sa panonood ng video natin. More videos to come with MIR M game. And don't forget to subscribe and hit the like button as well. Thank you so much. Kita-kits sa next video.